Mga Karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, today is Wednesday, June 5. Yan, araw po na Miyerkules. Siyempre, pag Miyerkules, is a Bali Day or advance payment para dito sa mga manggagawa. Sa mga nagtatanong nga po pala, ang sahod po ng mga kasama natin dito is every Saturday. Tapos pwede silang bumali every Wednesday. So sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung pinaka minimum na bali, ayan, may nagchat pa sa akin. Siguro si Sir ay may balak din pong magtayo ng grupo para sa construction team. Bali Sir, minsan 500 to 1,000. So depende sa pangangailangan. So syempre tayo, nakaalalay lang naman po tayo sa mga ina-advance payment nila. So depende po yung case to case basis. Ayan mga Karos, ipagpapatuloy natin yung ating project dito sa Phase 6, isang Atina. Kahapon yung content natin dito. Yung second floor po nito, ginawa po nating 3 bedroom. Pero 4 bedroom po talaga ito sa aming layout. Tapos syempre mga Karos, palagi na po natin itong makikita sa ating vlog araw-araw. Dahil ipinagpatuloy at binalikan na po natin itong unit na to. Dahil meron na po siyang kuryente. Yung mga ibang ongoing project natin sa Phase 3, meron tayong ongoing project doon na yung sa second project, lagi pong may gumagawa doon. Tapos yung dalawa naman po na iniwan natin doon ay naghihintay na lang po ng materialis po yun. Tapos yung sa third project naman po natin doon sa Phase 3, na isang Angeli unit din na may corner area, tiles installation naman po yung kasunod natin doon. Yung sa Phase 1 naman na lagi po natin binabalikan na inner unit na row house, alam naman po yon, yung Korean blinds na lang hinihintay natin. Ayan, bali sa Phase 4, ongoing din, installation ng tiles. Tapos ngayon may naka-duty rin sa clinic ni Doc dito sa Carissa. Kaya ito mga Karos, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. And enjoy watching po. Ayan, tara, let's go. Okay, good morning. And good morning sa lahat ng aming client owner. Ayan, nandito tayo ulit sa Atina project. Ito yung aming project na third project taon 2024. Ayan, pinagpapatuloy pa rin dito yung room partition, bali 3 bedroom sa taas. Ayan, minsan nag-overtime po kami. So ngayon may tao ngayong araw ulit. Pero ang usapan namin dito, lagi po kami mag-overtime dito basta malagyan po natin ng mga materials. So ang assignment natin dito ngayon, pwede na po itong magkaroon ng ceiling gamit yung PVC panel. So ganito nga po pala yung materials na ginamit namin dito. Yan, mahogany. Yan, PVC panel. Ito ay magiging kwarto rin. Meron po siyang isang ilaw sa pinaka-ceiling. Tapos dito naman, apat na pin light with exhaust fan. Bali ngayong araw na to, magdadala tayo ng dalawang exhaust fan. Isa rito sa gitna at saka rito sa toilet and bathroom. Sa toilet and bathroom, wala pa po siyang ceiling framing. Gagawan pa lang po yan. Tapos dito, pwede na rin. Meron siya isang center light, apat na pin light. Then ito, may center light. So ito yung mga update sa mga gagawin dito. Bali, assignment muna tayo. Bali, attendance muna tayo, attendance. Ayan si Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Ayan, galing sa Phase 3. Tumakbo rito sa Phase 6. Ayan, meron pa po kasi kaming mga electrical plants dito na dapat malagyan. Ayan, kaya nandito ngayon si Kuya Boy. Donis, good morning. Good morning. Tsaka si Bilog, yan, good morning. Good morning. Ayan, lagi po magka-partner yan. Ayan, dalawa na yan. Wala saan siya, nandun siya. Si Bilog, okay siya doon. So, ito. Sa additional electrical line, yan, meron po tayo rito. Saan ba yan? Ayun, dito. Yan, meron tayo rito. Outlet. Sa pintuan, dyan, meron tayo. Tapos meron tayong tig-isa rito. Tapos may additional tayo rito. Dito at saka dyan. Yan, ay paliwanag ko na kahapon. So, tatapusin muna nila itong division. Pero yung ibang part hindi mo na makokoveran. Kailangan mo na ng electrical line sa loob. Dito na yata yung delivery. Yan na po yan, boss. Delivery. Ito, additional na materials. Yan kasi 4 bedroom to. Yung para dun. Iinano na rin po namin. Pinadeliver na rin namin. Para pag nagdire-diretso yung trabaho rito, dire-diretso yung para dyan po yan. Bali, may onhan na pintuan na tayo, pero yung hambang wala pa, hindi ko pa nabibili. Kaya ihabol ko na lang.
Okay, update na tayo doon sa ibang ginagawa natin. Tara. Dito naman tayo sa phase 4. Ito yung ating ongoing project na Amy Row House. Yan, nandito sila Ricky at Chichi. Installation pa rin ang tiles. Rick, good morning! Good morning, boss! Si Chichi, good morning! Good morning, boss! Morning! So, ito na po yung mga naikakabit nila. Halos sa kalahati na nitong 22 square meter. Ayan na. Tapos yung mga gamit, ayan, sinegregate na muna nila. Ayan, nakasegregate na yan yung ating mga hard duplex pa dyan, tsaka yung ating plywood. Tapos ito yung ating mga on-hand na tiles. Ayan, sana magkasya, no? Kung may nababasagan tayo. Pwede naman si Rojo, no? Maraming basag. Maraming basag. Pero pa ko din, tingnan ko. Ay, pagbuklat. Bali, kung hindi mo mapapansin, pero para sa master, pwede. Oo, pwede. Basta dyan, ha, dyan. Sa mga dulo. Isigit ko na lang. Pero gawin mo lang yun dun sa ilalim ng lababa. Okay, yun yan. Pero mga meron pati ito, ito. O, yun, no? May mga bungi na. Yan, bali, nung in-order to, sabi ko kila client, ano, ipa-inspect doon muna bago i-deliver dito. Pero parang hindi yata na-inspect kasi nakatali. Hindi pa siya nabuksan. Yan lang, kapag ka nag-additional tayo nito. Sa bagay, lumiit naman na yan dahil nagkaroon na po ng ano to. Additional na division dito. So ito nga po pala yung sa CR. Bali, niche to. Nagawa na lang ng paraan yan. Yan talagang manipis lang, talagang mabubutas lahat siya. Okay. Ayun naman na tayo rito. Installation pa rin ng tiles. Tutuloy lang nila. Ito kahit huli na po ito. Buhangin, semento, meron na. Umulan ng malakas kagahapon, kaya basang-basahin buhangin. Konti-konti lang lagi, baka bumigay yung ano eh. Taya. Ayan, bumili pala tayo ng additional na junction box. 10 peraso po yan. At saka 20 meters na number 10 na wire. Yeah, additional to para po dun sa heater dun sa ating CR. Tara. Okay, dito tayo sa ating second project. Bali, itong wire at saka junction na additional dito po gagamitin yan. Yan, bali, roofing trusses tayo sa harapan ng bahay. Eh, si Louie, good morning, Louie. Good morning. At saka si Master Jojo, good morning. Good morning. Si Marvin, good morning. Good morning. Yan, bali, apat sila nandito kasama si Kuya Richard. Yan, roofing trusses. Bali, makikita nyo kahapon may nag-overtime po dito. Pinatanggal na po natin yung canopy dyan. Yan. Okay, dito na lang po muna ito. Yeah, electrical line na lang po yan na gagapang po papunta rito. Yan. Bali yung sa heater, wala pa tayo. Yan, gagapang po yan papunta rito sa breaker. Yan, hindi pa nga pala natin nabibilan ng ano to ng mga breaker. Papalitan din yung panel box po dyan. Okay, on hand, cemento. Parang paubos na yung cemento. Kailangan na makapagpa-deliver ulit. Eh, si Kuya Richard. Kuya Richard, good morning. Good morning. Ayan. Yeah, installation ng tiles. Wala ko ng tawa dito. Wala ka nga na? Diamond? Wala. Kailangan binili tayo. Eh, bibili ka. Sige. Wala ko ng tawa dito. Okay na ba ito? I-leak test natin. Lagyan ng tubig. Lalagyan ng tubig ito. I-leak test para malaman kung pasado. Bale, ito po yung CR dito sa taas. Kaya i-leak test natin, bababara natin ang tubig. Installation ng tiles. Magpapatuloy nila rito. Yan, bibili muna tayo ng ating diamond cutting. Ating blade. Para rito. Tsaka yung panghasa na rin ang tiles. Para may on-hand na sila.
Tapos sa simento, pa-deliver tayo. Wala na. Wala na simento. Buhangin, marami-rami pa naman yan. Yung nga lang, bistay kasi yung kinukuha dyan eh. Yan, sa hardware tayo. Simula na mag-start kami doon sa second project sa pastry. Ngayon pala tayo bibili nito. Yan, diamond cutting blade at saka ito yung ginagamit namin sa panghasa ng tiles para malinis siya tingnan. Yan, dito ko lang po ito nabibili. Walang iba nito sa ibang hardware. Yan, 745. Tara. Okay, ito na yung aming ginagawang clinic dito. Yan, maging malinis lang talaga siya tingnan para sa mga kliyente. Tapos ito sa front desk, kulang pa tayo ng wall-clothed panel dito. Yan, pintura na lang po yan. Hey Dindo, good morning po. Good morning! Yan, good morning. Pinipintura na lang po ni Kuya Dindo lahat. Bali, QDE white lang po. Yan lang po yung pinaka-finish. Tapos, something retouching na lang po sa wall. Yan, tatakpan na lang po yung mga cover ng junction. Halos okay na. Ilang piraso kailangan mo kaya? Dalawa lang. Okay. Yan, bibilan pa po natin. Dalawa. Tapos yung CCTV camera. Ito, nakakabit na. Yung kabilaan. Meron din isa rito. Isa-isa. Ayaw isa, hindi ko pa nakikita. Hindi pa nakakabit. Pero meron isa dyan. Yan, halos okay na yan. Ang sir, kabit ko rin po yan. Ay, kabit mo na kuya. Dalawa. Kasi ito na dinidinita lang yung garo, tinatanggal. Ah, baka manakaw. Baka manakaw. Kasi tatanggal lang yung garo. Tanggal na yung ano. Iwan nga lang yung bracket. Tapos tanggal na yung ano. Okay. Oo. Sige, pagka decision na lang ni client kuya. Basta lagyan mo na lang abang. Meron na po yun, sir. Meron na? Oo, okay. Tatasak na lang yun. Eh, sa toilet and bathroom niya. Ganyan lang po talaga. Tutupin ko pa yun, sir, naman yun. Eh, lilinisin na lang ni Kuya. Tapos ito, lalagyan na lang natin ang lock. Binili ko muna yung mga kailangan ni Kuya Dindo doon bago tayo umalis. Tara. Kuya, dito na. Opo. Thank you. Diyan na rin junction cover. Locker thinner ba sa ibigay? Mga karos, galing tayo rito sa Metroville Subdivision. Yan, congratulations po sa turnover kay Sir James at sa partner niya na si Ma'am. Yan, God bless po. Yan, maraming salamat po uli sa tiwala. Bali mga karos, hindi pa po rito natatapos yung renovation namin sa Metroville dahil meron po kaming ilan mga naka-line up na client dito. So, possible, magpapabalik-balik po kami dito. At saka sila Sir James din, baka meron din pang ipagawa pa. So, ayun, maraming salamat uli, sir and ma'am, sa tiwala. Yan, God bless. Sana mas maraming blessing pa ang dumating sa paglipat nyo rito sa inyong munting bahay. Okay. Saan tayo pupunta? Maga pa naman eh. 10:30 ng umaga. Baka gamit ang e-bike. Bilin ko yung kulang na wall-clothed panel, bari isang piraso lang. Ayan, nagkakala namin kakasya. Hindi kasi pwede natin pagkasyahin yung may putol. Pangit yung quality. Bali, sige, diretso tayo na City Mini Home Depot. Gamit tong e-bike. Ayan, total naman si Kuya Dindo. Hindi siya umuwi ng tanghali. Kung abutin tayo ng tanghali, ayan, may deliver natin dito sa clinic. Ayan, let's go. Tara. Okay na tayo rito, bali pinutol na lang po natin yung wall-clothed panel para madala natin gamit itong e-bike. Tara! Dito tayo sa All Home, bumili na rin ako ng mga ilaw na gagamitin doon sa phase 6 sa ginagawa nila bilog. Okay, tara! Ayan mga karos, after break time. Yan, balik tayo sa pagbibigay ng update dito sa ating mga assignment. Yung update nga po pala sa PVC panel natin para sa second project, medyo madi-delay. Yung napili kasi natin na PVC panel, madalas po siyang ma-order ng iba rin mga nagpapagawa ng bahay. So as of now, hindi natin matatapos yung kisame rito sa second project. Ihahatid ko lang yung tiles, yung pamputol ng tiles na binili natin kanina, tsaka yung panghasa.
Yan yung itsura ng ating kalangitan, no? Sana naman wag uulan. Importante sa atin tong araw na to. Dito muna tayo sa pastry. Ito na yung mga nasisimulan dito. Kaya pinatanggal natin yung canopy po dyan. Kasi nandyan po nakalagay yung ating 2x3 na framing. Ito yung kailangan nila, Kuya Richard. Kuya, yung grinder, wala. Wala kang grinder dito. Ayan rin dyan. Tingnan ko dyan, baka nandito sa kabila. Kabilang unit, pupunta ako. Eh, halos na natapos na nila, Kuya Richard. Sige, sige. Kaya mag-iwan ako ng panghasa. Ito yung ginagamit natin. Para may extra ka dyan. Ito na yung pambala. Tapos yung bintana rito kanina, pinuntahan na ito ni Master Batang. Sinukatan na po yung sliding window rito. Tapos pinagagawa na rin natin kay Kuya Richard yung moldura dyan. Dito naman po sa mga bakal, ayan, pinapahira na ni Marvin ng rust converter. Yan, tinatanggal na ni Marvin yung mga kalawang gamit yung turco o yung rust converter. Yan, ginamit din po natin yan sa phase 4 na nakaraan dun sa mga gate. Tapos after niya po malinis yan, yan, pupunasan niya ng basahan. Tapos ayan, pinupunasan na. Then, applyan niya ng epoxy primer. Yan yung finish. Yan, para hindi mga lawang. Yan. Yan lamang po muna yung update dito. Yan, tuloy-tuloy lang po yung process natin. Bali, makikita nyo yung rafter natin dito, medyo mababa na. Kasi yung poste natin, medyo mataas na. Kaya medyo mababa na siya, tingnan. Tsaka yung alignment ng slope nito, talagang ano lang naman po, hindi naman po masyado nakaslide. Yan, sakto lang po dun sa level, tsaka dun sa plano. Yung design nga pala ng ating trusses, yung dito sa porch, yan, papunta rito. Tapos, iskwala po siya papunta rito. Yan. So, meron pong nakaslope dito, yung klibe ng tubig. Sa ibang mga gawa, kapag may corner, kung ano yung slope dun sa harapan, dito rin. Ganun din. Pero depende po yun kung paano natin ginagawa. Kapag may corner, dito na yan sakto. Sakto na siya rito. Tsaka nakakurbada kasi. Mas maganda tingnan niya kapag ganito. Para mahati natin yung klibe ng tubig. Tapos yung downspout, kabilaan, simula doon. Tsaka dito kapag naglagay ng gutter. Yan, naka-inside gutter din po ito. Yung finish niya. Yan, ganyan po namin ginagawa yung sa moldura. Pagpapalit ang bahay, nilalagyan ng mga pako. Sa phase 4 tayo. Naghahatid na nga po pala kami ng merienda ni Mrs. Yan, Wednesday po ngayon. Ano merienda nila? Ham and egg sandwich. Yan, merienda muna. Siyempre, samahan na rin natin ang update. Tiles pa rin. Installation ng tiles. Yun. O, diba? Yun, kaninang umaga, sabi namin, usapan namin na doon na lang po yung mga may basag. Mukhang kakasya naman yung tiles natin, ah. Oo, sinisiksik ko yung ano, okay naman. O, sige. Sige na, ha. Merienda muna. Sige, salamat. Sige, sige, sige. Yan, sa phase 6 tayo. Yan, dito naman tayo naghatid ng merienda. Yan, pinagpapatuloy po rito yung ceiling. Tapos sa taas naman po is yung electrical. Para matakluban na po natin yung mga division. Ayan yung ceiling niya. Tapos meron mag-overtime po rito ngayon. Yan, mag-overtime po hanggang alas 9. So, ito na muna yung update natin. Yan, punta tayo kay Kuya Dindo. Dito naman tayo nag-atid ng merienda. Ayan, oh. Ang linis na po. Meron talagang ibang part ng flooring na inabot namin na may bitak na. So, okay na po yan kila Sir at Charel lang namin.
Ayan, linis na po nung pwesto na to. Pwedeng pwede na pong tumanggap ng customer, pero medyo may konting amoy pa. Kakabit na lang po namin to bukas. Sige kuya. Bale ito mga karos, last update na tayo. Ayan na umambon. According sa balita, may low pressure daw dito sa Pilipinas. Yung ambon, bali apektado ng isang oras yung gawa natin. Ang time check, mag-aalas 4 na. Ayan, framing. Ayan, framing na lang hinagawa dito. Tapos ito na yung ating moldura. Ano pala? Eh medyo nabitin lang dito kasi hindi naman po pwede talagang isabay sa ulan yung pag-welding. Matitesting na naman yung slab natin Kuya Richard. No. Matitesting naman sa taas yan. Yeah, okay na po ito. Wala na pong problema rito sa slab. Kahit mag-isang linggo, dalawang linggo pa mag-uulan. Pero wag naman sana pagka ganun. Yeah. Bali, kailangan lang po natin yung PVC panel. And yun lang, pagka na-deliver na dito, yan, dire-diretso na naman yung gawa rito. Yan, nasa isang oras na nga po palang umaambon. Yan ah. Tuyo na po yan. Ayan, tuyo na. Yung taas din, malalaman din natin to kung may tulo kasi naka-hard deflex na po siya. So dyan, babakat na po yung tulo kagad dyan. Yan na. Pinapabaran po natin ng tubig para malaman po natin kung magkakaroon ng leaks. So wala naman. Ayos naman. Slab natin. Yan, babad sa tubig yan. Tapos naka-epoxy na yung mga bakal para hindi siya kakalawangin. Ito na yung tiles. Yan na. Process natin dito. Nabitin na lang konti. Mulan. Wala naman bukas kung uulan pa. Ayan. Ayan. Okay mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yung araw po ng... Yung araw ngayon, Miyerkules. Yung kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. Paalam po muna. Ingat po ang lahat. Okay, dito na tayo sa bahay mga karos. Ayan. Doon sa mga nag-overtime, nagpe-prepare tayo ng pagkain sa kanila. Niluto lang ako ng ginisang century tuna na may itlog at saka gulay. Ayan po. Ayan, tatlo lang yung nag-uwati sa atin. Tara. Overtime sila rito hanggang alas 9 ng gabi. Done. Tre. Kain na, kama. Tre. Yun. Oh.